Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Kumusta po kayo, Popoy at Bea? Tawagin niyo na lamang ako sa palayaw kong Jack. I'm 28 years old, taga Cavite. Isa po ako sa avid listeners ninyo sa Spotify at sa YouTube. Paminsan-minsan lang kasi ako nakakanood ng live ninyo. Maaga kasi ang lunch break ko. By the time na live na kayo, balik trabaho na ulit ako. Pero nitong mga nakaraang linggo ay pinilit ko talagang matapos itong letter ko sa inyo. Kasi bukod sa gusto kong mag-share ng kwento ko, meron din kasi akong panawagan o mensahe, kumbaga. Mensahe para sa mga kamorkada natin in general. At sa mga katulad ko. Oo, katulad ko na nahirapang humanap ng girlfriend. Yung mga taong dumaan muna sa kung ano-anong paghihirap, alang-alang lang sa pagkakataong magka-jowa. Pero alam nyo ba, ang dami sa mga kababata ko ang nagtataka kung bakit ang tagal kong makahanap ng girlfriend. Kasi hindi nyo na itatanong mga kamorkada, isa ako sa maituturing na popular guys noong popular guy noong high school ako. Matangkad kasi ako kumpara sa iba kong mga kaklase. Moreno, maganda ang boses, at magaling maggitara. Favorite din ako ng mga teachers ko. Ako yung palagi nilang tinatawag para utusan. Sa akin din nila ibinibilin yung klase kapag lalabas sila sandali. Yung class president nga namin parang sekretary ko na lang eh. Ganon ako kasikat noong kapanahunan ko. Jake, utang na loob. Dinmamakaawa ako. Ipapahiram ko sa iyo mga video games ko. Ibibili kita ng soft drinks kada lunch break. Ililibre kita ng trike pa uwi. Iaalay ko na sa iyo buong buhay ko. Sige, samahan mo lang ako, please. Kailangan ko lang ng backup. Wala ko naman ibang gagawin kundi mag-gitara eh. Ako na bahala sa kanta. At tingin ko, matutuwa si Candice kapag hinaraan ako siya. Feeling ko wala pa siyang manliligaw na gumawa nun eh. Jack, please lang. Please, wala na ako ibang malalapitan kundi ikaw. Otep, yun na nga yung problema eh. Magigitara ako, ikaw ang kakanta. Eh sino bang may sabi sa'yo magandang boses mo? Papadali pagbasid sa'yo ni Candice niyan eh. Oh, edi, sige, ikaw na lang din. Ako ang kakanta? Oh, ano pang silbi mo? Otep, mag-isip ka na lang ng ibang gagawin. Oo, sweet yung magharana. Yan ay kung magandang boses mo. Pero pag hindi, nakakarindi. At ako, sinasabi ko sa'yo, yung mga babae sa classroom natin, may asosasyon yan. Asosasyon? Anong asosasyon? May sariling network yung mga yan. Kapag hinarana mo si Candice gamit yung boses mong sabog, bukas makalawa, markado ka na sa lahat ng babae. Ano yun? Ipagsasabi ni Candice yung ginawa ko? Mukhang ipagsasabi sa atin. Pero para sa kanila, normal nang pag-usapan tayo mga lalaki. Meaning, pag may ginawa kang isa sa kanila, malalaman at malalaman agad ng iba. Swerte mo pag kinilig yung babae. Eh paano o hindi? Markado ka na sa paningin nila. We? Ganun yun, Otep. Ganun silang klaseng nila lang. Yung mga babae na yan. Eh ano pang gagawin ko? Lahat na ginawa ko para kay Candice. Lahat na nang kaya kong ibigay, binigay ko na. Pati pang lunch ko, bibili ko na ng pagkain niya. Halos di na nga ako nakakaipon mula sa allowance ko eh. O tapos balak mo pang ilibre ako ng soft drinks tsaka trike. Labo mo. Eh ano pang gagawin ko para mapasagot ko siya ha? Gano'ng katagal ka na ba naliligaw? Teka, bilangin ko. Parang 5 months na ata. O 4? Ay hindi, 5. 5 months, oo tama. 5 months? Tagal na, kinakaya mo? Eh tol, gustong gusto ko talaga si Candice eh. Gets ko naman, halatang halata, huwag kang mag-alala. Otep!
Uy, si Candice. Okay lang buhok ko. Wow, nagtanong ang malago ang buhok. Pagupit ka ndos kahapon, di ba? Pero okay lang itsura ko. Ganon ka pa rin naman. Di mo naman kinagwapo gupit mo. Sira ulo. Umayos ka. Nandiyan na si Candice. Uy, andito lang pala kayo? Hinahanap mo ba ako, Candice? Itatanong ko lang sana kung nag-lunch ka na. Hindi pa. Ano? Tara, lunch tayo. Sige, pero okay lang ba if bili ka na lang sa canteen tapos dito na lang tayo kumain? Oo, sige. Kahit anong gusto mo. Ay, ano nga pala gusto mong kainin? Spaghetti na lang na may garlic bread. Spaghetti, garlic bread. Okay, sige, bibili na ako. Ay, anong inumin nga pala? Iced tea. Iced tea. Sige, bibilisan ko na lang. Antayin mo ako, ha? Go. Sasamahan naman ako ni Jack, eh. Ha? Huh? Jack, meron pala akong itatanong sa'yo about sa report natin bukas. Okay, sige. Jack, entertain mo muna si Candice, ha? Balik ako agad. Ano yun? Anong tatanungin mo? Jack. Oh. Bakit mo pinaiyak yung kaibigan ko, ha? Huh? Sino sabi mo? Bakit mo pinaiyak si Diane? Loba, mali ko. Kailan ba siya umiyak? Kahapon. Ewan, tinanong mo ba siya? Oo. Sabi mo kasi, hindi mo siya type. Ha? Huh? Yun ba? Alam mo naman pala bakit siya umiyak, eh. Ang tinatanong ko, bakit mo siya pinaiyak ng ganun? Nang alin ba? Nang pagsasabi ng totoo? Alam mo naman crush na crush ka niya, eh. Ay, excuse me, hindi ko alam na crush niya ako. Buong classroom kaya alam. Sila yun, anong gagawin ko, eh? Wala nga akong alam. Kahapon ko lang nalaman nung umamin siya. Bakit mo sinabing hindi mo siya type? Anong gusto mong gawin ko? Magsinungaling ako. Sana binigyan mo siya ng chance. Chance na ano? Para ano? Hindi ko nga siya gusto, eh. Anong gagawin ko, ha? Super bait ni Diane kaya. Honest, tsaka loyal. Mamahalin ka nun ng... Candice, ano ba? Hindi ko nga siya type. Bakit ba pinipilit mo ko? Ano bang type mo, ha? Sino? Maganda rin naman si Diane, eh. Wala sa ganda yon. Di sad. Sa ugali. Ayaw mga pansinin yung good qualities ni Diane. Ewan ko sa'yo. Papunta na nga lang ako ng kantin. Bahala ka dyan. Ako, hindi mo ako type? Ha? Kung hindi mo type si Diane na morena, ano bang type mo? Yung gaya kong maputi? Candice, okay ka lang? Bakit, hindi mo ako type? Hindi. Parang sirato. Nililigawan ka kaya ni Otep? Paano kung walang Otep? Magugustuhan mo ko? Matitipuhan mo ba ako? Mas maganda ako kay Diane, obviously. Ako siguro type mo, no? Umamin ka. Hindi. In love man sa'yo yung tropa ko o hindi. Hindi kita magugustuhan kasi hindi rin kita type. Wow, ha? Excuse me. Tatlo-tatlo na niligaw sa akin ngayon. Edi asaya mo. Haba ng hair, te. Tama nga yung sabi ni Diane. O ano naman sabi niya? Mayabang ka nga. Ha? Ako? Mayabang na ba maging honest ngayon? Nakaka-insulto kasi yung paraan mo ng pagsasalita. Anong gusto mo? Tumawa ako. Uy, Candice! Sorry, ha? Hindi kita type, eh. Ganon gusto mo? Ewan ko sa'yo, yabang mo. Tsaka Candice, respeto naman. Kung hindi mo kaya respetuhin yung kaibigan mong si Diane at gusto mo pa akong sulit... Hoy, hindi kaya. Respetuhin mo na lang yung kaibigan ko. Gusto ka ng kaibigan ko, eh. In love sa'yo. Tapos, ang pagbabalakan mo, ako? Hindi kita pinagbabalakan. Huwag ganun, Candice. Kawawa yung tropa ko sa'yo pag nagkataon, eh. Kung ganyan ka rin naman pala, sana patigilin mo na lang panliligaw si Otep. Kasi sa nakikita ko, mukhang ginagamit mo lang din yung tropa ko para makalibre ka sa mga bagay na gusto mo. Patigilin mo na si Otep bago ko sabihin yung totoong ugali mo. Opoy at Bea, noong high school ako, masasabi kong crush ako ng bayan. Bawat section noon, meron at merong may crush sa akin. Sure ako doon. Gaya halimbawa ni Candice. Kunyari, concerned sa BFF niyang nireject ko. Pero ang totoo,
interesado rin siya sa akin. Umasa siyang siya ang bibigyan ko ng pansin. Marami ang nag-confess ng feelings nila sa akin dati, Popoy at Bea. Pero ni isa wala akong niligawan. Meron akong flinert, oo. Pero wala akong sineryoso. Meaning, hindi ako nagka-girlfriend tong high school. You know why? Feeling artista kasi ako noon eh. Sa isip-isip ko, kapag ka nagka-girlfriend ako, mababawasan yung mga magkakagusto sa akin. Mababawasan o mawawala yung mga sandamakmak na regalong natatanggap ko tuwing birthday ko, tuwing Valentine's Day, at syempre, tuwing Pasko. At sa sobrang feeling pogi ko noon, naisip ko pa na kapag ka nag-girlfriend ako, eh marami ang masasaktan. O, diba? Munta nga lang. Alang-alang sa popularity, Popoy at Bea, pinalampas ko ang pagkakataon na maranasan ang ma-in-love. Eh kasi naman, naisip ko rin na enjoying ko muna ang kabataan. Marami pa naman ako makikilala pagpasok ko ng college. At totoo naman, Popoy at Bea, mas maraming babae pa akong nakilala pagtungtong ko ng college. Ang daming mas magaganda. Hindi ka mauubusan ng pagpipilian. Ang daming masarap ligawan. Ang daming masarap na gawing girlfriend. Ako, break time na. Puntahan ko kaya si Celeste. For sure, nagugutom na yun. Teka, nasan ba siya? Celeste! Celeste! Ay, ayun. Celeste! Celeste! Oh! Teka, antayin mo ako. Excuse me, may kadaan. Thank you. Excuse. Salamat, pare. Saan ka punta? Sa labas, kakain. Sama ka? Oo naman. Kanina ko pa nga iniintay mag-break time eh. Tara, libre kita. Okay, tara. Celeste, anong gagawin natin dito sa coffee shop? Bibili ng kape. Tsaka, parang gusto ko ng carrot cake. Ha? Kape? Tapos may carrot cake pa? Oo, masarap ang carrot cake nila dito. Oo nga eh, masarap din yung presyo. Ang mamahal naman ng items nila. Ha? Di kaya? Celeste, honestly, gusto ko itang ilibre pero wag naman dito. Ang mahal masyado eh. Isang kape parang rice and ulam na doon sa tapat ng school natin. Tsaka, mabubusog ka ba sa carrot cake? Meron namang banana loaf doon sa may bakery sa tapat ng school eh. Parehas namang carrot yun o banana cake. Matamis naman pareho, di ba? Ano, tara, doon na lang tayo sa iba. Baka di ako makauwi niya pag nilibre kita dito eh. I mean, pwede naman, kaso ikaw lang mabibilhan ko. Ako wala. Eh, wala namang kaso sa akin. Ang importante, meron ka. Pero bahalang hindi ka mabusog. Pero ikaw ang bahala. Eh, Jack, pwede namang... Pero I suggest doon na lang tayo sa eatery sa tapat. Kahit 10 show may pag gusto mo, bibili kita. Ha? Tara na, wag na tayo dito. Huli ka na. Teka, Jack. Ako na lang magbabaya dito. Eh, hindi na, wala nang ganoon. Nakakahiya naman sa'yo. Tara, labas tayo. Pero... Promise, matutuwa kapag doon tayo sa tapat ng school kumain. Akong bahala sa'yo doon. Gusto kita talaga kasi ilibre, Celeste. Eh. Pero sana, alam mo na, yung pasok sa budget ko. Ako. Mukhang kailangan ko ng vitamin C. Vitamin Celeste. Ito matawag. Uy, si Otep. Hello, Otep. Uy, uwian mo na.
basketball. Wow! Kahit nagliligpit pa lang ng gamit yung prof namin. Tsaka boy, babiyahe pa ako. Maghunos dili ka. Gege. Ano, isang oras? Pupunta na ako basketball court. Mga dalawa siguro. Ihatid ko pa si Celeste. Naps, may paghatid nga pala. Gege, text mo ako kapag nakapasok ka na ng Cavite. Papalista na ako sa court. Gege. Papuntahan na nga si Celeste. Celeste, ano, tara, uwi na tayo. Sama ka sa bahay ko? Ihatid kita, syempre. Kaya lang, Jack. Okay lang mag-taxi tayo? Taxi? Alo, bakit? Dala ko kasi itong group diagram namin para sa science class natin. Tingnan mo, ang laki-laki, oh. Eh, bakit ikaw mag-uwi niyan? Eh, ako kasi yung group leader. Ako may pinakamalapit na bahay. At higit sa lahat, aayusin ko pa to. Hindi ko pa nalalagay yung part ko eh. Eh, bukas na yung deadline. Bubuhatin ko na lang. Kasya naman yun pag nagbas tayo eh. Oo nga, pero hello? Rush hour ngayon. Mapipipi yan pag nagbas tayo. Hindi yan, akong bahala. Malapit lang naman bahay mo eh. For sure, nakatayo tayo sa bus. Ilalagay ko sa ulo ko, parang kargador, ganun. Matatamaan pa rin yung ibang commuters niyan. Di nga, ako nang bahala. Jack, hindi ko pwedeng i-risk yung pinaghirapan ng mga groupmates ko. Eh, ang mahal-mahal mag-taxi si Celeste. Nabali na. Ako na lang bahala. Anong ikaw na lang bahala? Ako na lang magta-taxi mag-isa. Gustuhin ko mang magtipid sa pamasahe. Hindi pwede kung grades namin sa project ang nakasalalay. Sure ka? May choice ba ako? Oo, yung suggestion ko. Wag na. Sige. Ikaw bahala. Esensya na. Baka kasi hindi ako makauwi pag hinatid kita ng taxi. Mahirap na. Okay lang. Akin na. Tulungan na lang kita maghanap ng taxi. Time out muna boy. Hindi na kaya eh. Lalabas na nga lang ako eh. Ano muna ako ng tubig. Matay na yata ako eh. Ka naman yan, Jack. Wala pa tayong 30 minutos naglalaro eh. Sorry ah, gifted ka eh. Bagsak lang talaga cardio mo, Timang. Ewan ko ba naman sa'yo? Wala kang ka-exercise sa katawan eh. Tignan mo nga itsura mo, mukha kang butik eh. Mas malaki pa yata sa'yo si Celeste eh. Uy, oo eh. Mas matangkad ako. O, eh paano pag may emergency? Kaya mo bang buhatin si Celeste? Kakayanin ko yun. Adrenaline na katapat nun. Adrenaline. Alam mo ba ibig sabihin nun? Oo, no? Weh, gaya ano? Ay, teka. May tumatawag pala sa akin. Sabi nga dyan, upuan mo yung bag ko. Ay, sorry. Hala, si Celeste tumatawag. Teka lang, boya. Sige lang. Hello? Celeste? Jack? Busy ka ba? Busy? Medyo lang, naglalaro kami ni Otep eh. Pero titigil ako pag kailangan mo ako. Ah, hindi. Okay lang. Mabilis lang naman to. Bakit? Ano ba yun? Gusto ko kasing sabihin na ngayon. Hindi na kasi ako mapakali. Ilang araw ko nang iniisip. Teka, tungkol saan ba yan? Kinakabahan naman ako. Tungkol ba yan sorry, sa... Jack, pero, pwede ka nang tumigil sa panliligaw. Ha? Naman. I tried, pero hindi talaga siguro tayo swak. Hindi tayo swak? Swak? San banda? Paano hindi swak? Well, marami ka kasing nagagawa na hindi ko gusto. Gaya ng? Una sa lahat, ang kuripot mo. I mean, alam ko naman na iba-iba tayo ng allowance. Pero ang hilig mong isumbat sa akin yung mga nagagastos mo for me. Oo, hindi ah. Tapos ang hilig mong ipilit yung gusto mo. Parang ang demanding mo for someone na nanliligaw pala. Gets mo ba?
Demanding? Demanding ba yung sinasabi ko yung nasa isip ko? Tapos parang hindi mo naman ako super gusto. Ay, Celeste, foul yan ah. Like, okay lang sa'yo na mahirapan ako. Basta ikaw komportable. Ha? Kailan? Basta, hindi tayo swap. And starting tomorrow, I hope we can be friends na lang. Friends? O kung ayaw mo, edi classmates na lang. Sorry talaga, Jekka. Classmates? Ikaw nang bahala mamili kung anong gusto mong ituring sa akin. Kaibigan, classmates, o kakilala. Kahit alin dun. Basta hindi girlfriend. Dibale, makakahanap ka rin ng para sa'yo. Sige na, mag-basketball ka na. See you na lang tomorrow. Bye. Teka, Celeste! Celeste! Hello! Hello? Oh, ba't ganyan mukha mo? Ano kasi? Busted ka. Paano mo nalaman? Sa mata mo eh. Luwang-luwa eh. Luwang na busted, ganun. Popoy at Bea, aminado naman ako na nung college I am not the best manligaw. Sa totoo lang, dahil hindi ko naman naranasang manligaw nung high school. Wala tuloy akong idea kung ano ba ang ginagawa talaga ng isang manligaw. Basta ang ginawa ko lang, ipinakita ko lang yung tunay na ako. Apparently, ayon sa tropa kong si Otep, wala akong kasuitan sa katawan. Aminin ko, akala ko kasi mapapasagot ko si Celeste basta ipakita ko lang yung totoong ako. Ang kaso, masyado ko yatang trinopa-tropa si Celeste. Kaya naman ang ending, lumipas ang 4 na taon, wala akong naging girlfriend. It's either busted or muntik-muntikanan lang. Pero ako, muntik lang. Muntik sagutin, muntik ma-fall yung babae, muntik mahalikan, puro muntik. At ang nakakatawa po, Poetea, kasi yung confidence ko nung high school ako, tumawid hanggang college. Pero confidence lang. Pagdating sa itsura, iba na ang usapan. Kasi for some magical reason, hindi na ako ganun ka-cute o ka-pogi pagtungtong sa college. Tinubuan ako ng mga tagiyawat, naging patpatin ako sa stress sa pag-aaral, lumalim yung mga mata ko, nangitim pa ako lalo na sa kaka-commute, naging pawisin. Basta, haggard kung haggard ang itsurahan. Pero Popoy at Bea, madami naman akong lesson na natutunan sa ilang beses kong pagkakabasted. Kulang nga ako sa sweetness, sa care, sa dedication. Hindi sapat na ipakita mo lang yung sarili mo. Dapat ipakita mo yung best self mo. Yung in love na in love ka. At higit sa lahat, eto real talk lang. Dapat may pera ka. Kasi kung balak mo maligaw nang walang kapera-pera, boy, asahan mo na, wala ka ring mararating. At yun na nga ang mga lessons na in-apply ko nung nagtatrabaho na ako. I was super determined na during that time, sa isip-isip ko pa, sure na ako. Sure na akong magkakajowa ako. Kasi sa real world, mature na ang mga babae. Hindi na sila tumitingin sa superficial. Kaya feeling ko, hindi na nila titignan masyado kung pogi ba ako o hindi. O kung mayaman ba ako o sapat lang. Jack, yung ano nga pala, yung pambayad ng tubig tsaka kuryente. Sige pa. Makakaantay pa ba ng 3 araw? Sweldo ko na in 3 days eh. Siguro naman. Wala naman notice of disconnection. Okay pa. Nga pala, Jack. Tay. May extra ka pa ba dyan? Po? Yung nanay mo kasi umihingi ng extra.
kasi yung dalawang kapatid mo may eksang gastos. Yung isa field trip, yung isa naman magtitesis na ata. Kailangan ng pang photocopy, book binding, tsaka pang mga research material nila. Teka tayo, meron kasi akong pinaglalaanan ng extra ko eh. Patanong naman kung makakaintay sila ng tatlong araw. Promise lahat ng kailangan bayaran, babayaran natin pagkasweldo ko. Sige, sasabihin ko sa nanay mo. Salamat, Tay. Anak? Tay? Ano nga pala yung pinaglalaanan mo ng ekstrang pera mo? Mukhang mahalaga. Ang totoo niyan, Tay, para sa mahalagang tao. Tama. Tama yan, anak. 25 ka na nga pala, ano? Yes po, Tay. Sige, ipagpatuloy mo yan. At sana totoo na sa pagkakataong ito. Try ko, Tay. Wow! Jack, ano to? Ano pa nga ba? Eh di Bouquet of Roses. Oo nga, pero I mean, para saan? Meron ba tayong dapat i-celebrate? Wala naman. Naisipan ko lang na bigyan ka. Kasi alam ko na super stress ka na sa trabaho nitong mga nakaraan. Kaya I think, ngayong Friday naman, you deserve a break. A really nice break. Talaga ba? Oo naman. Dadalhin kita sa isang magandang restaurant. Okay, tara. Punta na tayo sa parking. Ay, nga pala. Iwan mo na yung sasakyan mo dito sa office. Papagod lang tayo sa traffic eh. Magbubok na lang ako ng car service. Para, alam mo yun, chill lang tayo. Okay, sabi mo eh. Sige, wait lang ha. Book lang ako. Alam mo, Jack, nagtataka pa rin ako eh. Saan? Bakit extra special naman tong dinner natin? Ang mahal ng restaurant na to ah. Sabi ko naman sa'yo, diba? Deserve ko, ganon. Exactly. Pero, linggo-linggo na yatang may pa-under kang ganito ah. Teka, bakit parang hindi ka masaya? Ayaw mo ba? Hindi ka ba komportable? Siyempre, gusto. Sino ba namang may ayaw tratuhin ang special, diba? Oh, ano bang problema, Wena? Wala naman. Sure ka? Yeah. Okay, good. Oy, sige na, kain ka pa. Mamaya sa iba tayo mag-dessert. Actually, no. Meron pala akong problema. Well, not really problema. Slight problema lang. Okay. Jack, can I be honest with you? Dapat naman ata. Tanong lang. Oh. May ipon ka ba? Ha? I mean, yung legit ha? As in, may savings account ka ba kung saan may nakatabi kang pera na hindi mo ginagalaw? Sa ilang taon mong pagtatrabaho sa IT back office, may naipon ka na ba? Meron naman. Yung totoo, yung legit, huwag kang magsisinungaling ha? Look, Wena, meron akong pera. Hindi siguro gaya ng iniisip mo kasi tumutulong ako sa bahay. Ako yung sumasagot ng tubig at kuryente. Tapos hati kami ni tatay sa renta sa bahay dito sa Manila. Buti na lang may bahay na kami sa Cavite dati pa. Kaya gastos sa apartment dito tsaka sa mga ekstrang gastos ng kapatid ko, doon napupunta majority ng sweldo ko. So, wala kang ang ipon? Wala pa. Kung yung ipon na tinutukoy mo ay yung pang future family na. Pero kung ang tanong mo kung may pera ba ako ngayon, meron naman. Yun na nga, Jack eh. Ang napapansin ko sa'yo. No offense ha, pero parang ang gastador mo. I mean, at our age, dapat meron ka ng ipon. Nag-uumpisa ka ng magpundar. Ako nga, tignan mo, may kotse na. Tumutulong din naman ako sa family ko. Ano bang balak mo sa future? Balak sa future? Oo. Anong future plans mo? Ganun. Tama ka naman. Dapat may ipon na at naipupundar. And tingin ko yun yung wino-workout ko sa mga, sa
sa mga susunod na buwan. Sa mga susunod na buwan? Oo. Hindi kasi ano eh, nagkataon lang na ang daming extra kailangan sa bahay namin sa Cavite. Pinaparenovate din kasi yung bahay namin doon. Ah, okay. Pero wag mo sanang masama-inject ha. Hindi naman sa pinapressure kita or what. Pero I know you're very kind and thoughtful. Pero I hope na one day, you can hustle the same way I do. Hustle? Oo. Gusto ko kasi sa lalaki, may pangarap. Mataas na pangarap. Gaya ko. For me and, you know, for my future family. I hope you understand. Ah. Oo naman. Gets na gets ko. Tay, dito na ako. Sige, pahinga ka na. Hoy, anong ginagawa mo? Wala tay. Wala. Eh, ba't parang may kinakatay kang baboy dyan? Ano ba nangyayari? Tay. Tay, bakit ganun yung mga babae, no? Nako. Patay tayo dyan. Ano nangyayari? Bakit ba isa sa kanila kung may pera tayo o wala? Ha? O bakit na? Ano ba muna kasing nangyayari? Eh kasi itong nililigawan ko. Si Wena? Oo, tay. Ewan ko ba? Binigyan ko na nga ng bulaklak. Roses pa tay, ha? Roses pa. Mamahalin. Tapos dinala ko rin sa mamahaling restaurant. Hindi naman sobra pero basta mahal. O tapos? Tapos bigla-bigla na lang naghahanap ng savings account, ng naipundar, ng future plans. Anong kalokohan yun, tay? Ang ibig ko sabihin, ang gusto ko lang magka-jowa. Wala pa ako sa pag-aasawa. Bigay mo ng jowa. Jowa muna. Tapos ako tatrabahuhin yung pag-aasawa na yan. Nakakawindang yun sa totoo lang. Nak. Tapos eto pa tay, ha. Kanina parang meron pa siyang sinabi na ang point eh, buti pa siya may kotse na, ako wala pa. Parang binibida pa niya kung paano niya nagawang tumulong sa pamilya. Daw ha, daw. Tumutulong daw siya sa pamilya pero nagagawa pa rin makaipon. Ay naman, magkaiba naman kasi kami ng trabaho. Magkaiba ng diskarte. Dapat ba lahat kaparehas niya? Labo eh. Hindi naman sa sinasabi kung tama siya at mali ka. Pero parang wala naman akong nakikitang mali sa sinabi niya. Tay naman, kapiha mo naman ako. Ito naman oh. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Normal lang naman sa babae yung maging ganun. Yung paano ba? Yung magtanong about the future. Kasi tignan mo nga oh, ilang taon na ba siya? 26. Mas matanda pa pala siya sa'yo. O isa pa yun. Mas matanda siya sa akin ng isang taon. Malamang mas lamang din ang sweldo niya ng isang taon. Hindi na, ganito yon. Dapat nga matuwa ka eh, kasi ang hanap ni Wena eh yung pangmatagalan na, yung aasawahin na. Siyempre, sinisiguro lang niya kung parehas kayo ng goal sa buhay. Ganyan-ganyan din kasi yung nanay mo noon. Kaya huwag mong masamain, okay? Huwag ka ma-bad trip. Ito naman parang wala kang gusto dun sa tao. Kusiraan mo sa akin eh, wagas. In love ka ba talaga kay Wena? Oo naman. Bakit inaaway mo? Hindi ko inaaway. Sa ilang ako naglalabas ng sama ng loob. Ikaw kasi, imbis na gawin mong inspirasyon yung mga sinabi niya, inuna mo munang ma-offend. Popoy at Bea at sa mga kamorkadang nanonood at nakikinig, hayaan nyo sanang
I-share ko ang totoo at legit na nararamdaman ko during that time. Alam nyo ba, noong mga panahong yon, kumbinsidong-kumbinsido na akong napakalabo talaga ng mga babae. Sobrang labo. Sobrang hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto. Noong una, sabi kulang daw ako sa effort. Kulang din sa budget. Pero later on, noong nag-effort na ako at nag-splurge na ako sa babae, may nasasabi pa rin. Parang may negative pa rin. Gusto niya o gusto nyo, ginagastosan kayo pero yung sapat lang. Yung ine-effortan pero hindi masyado. Gusto nyo may pera pero dapat hindi halata. Gusto nyo sweet pero dapat may alat din. Ano ba talaga ate? Paano ba hulihin ang kiliti ng lahi ninyo? Ang hirap nyong i-please. Ang dami nyong gusto. Ang dami nyong na-o-okray at napapansin. Basta, ang gulo-gulo ninyo. Ang sasarap nyong mahalin, pero at the same time, ang sasarap nyo ring pag-umpug-umpugin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Penging jowa. Popoy at Bea, sa madaling salita, hindi rin naging kami ni Wena. Hindi niya daw kasi nakita sa akin ang pagiging seryoso sa buhay. At sa totoo lang, gusto ko sanang awayin si Wena. Kasi grabe siyang makahusga. Porke ba ini-enjoy ko yung perang pinaghihirapan ko e feeling niya wala siyang future sa akin? Yan din ang hirap sa mga babae, Popoy at Bea. Masyadong obsessed sa future. Parang sa tuwing hahanap sila ng partner bago nila makita ang iba pang magagandang qualities, una muna nilang titingnan is kung capable ba ang lalaking to na bumuhay ng isang barangay. Don't get me wrong, wala namang masama na isipin ang future. Pero huwag nyo naman sanang husgahan ang kakayanan ng isang lalaking maging provider sa mga unang linggong magkakakilala pa lang. Dapat binigyan nyo muna kami ng pagkakataon na maging boyfriend ninyo. Saka tayo tumawid sa criteria for judging kung kami ba ay husband material na. Anyway, after ilang months, Popoy at Bea, nagkaroon na rin ng boyfriend si Wena. At mukha namang deserve nila ang isa't isa. Samantalang ako, wala. Sakto lang. Ganun pa rin. Pogi pa rin. Pero wala pa rin jowa. Pero at least, buhay pa rin. Pag tumungtong ka na sa mid-20s at single ka pa rin, aabot ka rin sa point na nagpapasalamat ka na lang din at nagigising ka pa rin araw-araw. Wala ka man jowa, at least, humihinga ka pa. Na ba? Alas 7 na pala. Ayan naman pala. Uy! Anak ng... Nagugulat ka! Oh, ba't ang init ang ulo? Gutom na ako, huwag kang magulo. Ay, sakto! Kaya nga ako nagpunta dito eh. Para demonyohin ka. Iwan muna yung trabaho mo, tapos sumama ka sa akin sa kabilang kanto. Dun sa... garaheng inuman. Inuman? Oo. Nagugutom ako, tapos inuman mo ko dadalhin? Imang to. Malamang may pagkain din doon. Dali na, halika na. Mabilis lang tayo. Chibog lang tapos batsi ka na agad after. Samahan mo lang ako. Uy, bakit ah? Ba't ka nagpapasama? Eh, si Lia kasi andun. Tapos in-invite niya yung pinsan niyang crush na crush ko. Eh, bahala ko sanang... Uy, anong gagawin mo ha? Tanga, hindi ako manyak, gago. Bahala ko lang formal na ipakilala yung sarili ko. Eh, friends kami sa FB noon pero first time namin magkikita mamaya kaya... Sama mo na ako, kailangan ko lang ng... Wingman? Back up. Pampalakas ng loob? Moral support. Okay, deal. Tara. Libre mo ako ha. Isang bote. Okay.
Lance, sorry talaga ha. Traffic daw kasi eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ang go-ghost yun. Darating yun, promise. Okay lang, ano ka ba? Nagpunta naman talaga ako dito kasi, ayun oh, andyan yung mga kasama natin sa office. For fun-fun, hindi naman totally para sa pinsan mo lang. Ulul, kahit ang totoo, nagpasama ka sa akin para na lumakas ang loob mo makipaghilala sa pinsan ni Lia. Alam mo ikaw, wala ka talagang alam sa bro code, no? Asus! Sabagay, saka rin eh, never ka pa kasing nagka-jowa kaya di mo gets yung nararamdaman ko. Ay, yan pare, foul yan pare. Gantian lang minsan, pare. Teka wait, never ka pang nagka-girlfriend, Jack? Hindi, nakasama mo pa boses mo, ayos yan. Hindi nga. No, wait. Hindi kita ginajudge ha. Ang ibig ko lang sabihin is, hindi halata. Ha? Huh? I mean, the way mo kasing kumilos, parang ano, parang ang dami mo ng experience, ganun. Ay, wow. Mga tawa, Lance. Don't tawa, yarn. Lia, kung hindi mo nitatanong 26-year-old virgin yung tropa ko ha. Ay, iba. Iba manira. O bakit? May nakasex ka na. Bakit? Kwento ko ba sa'yong wala pa? Eh wala ka rin namang nakikwentong meron eh. Kasi gentleman ako, gago. Di mo katulad. So wait, bakit never ka pang nagka-girlfriend? Hirap sagutin ang tanong mo, Lia. Nahihiya ka sa babae? Hindi ah. Wala pa sa plano mo? Lalong hindi yan. Bata pa lang ako, pangarap ko na magka-jowa eh. Hindi ka nanligaw? Nanligaw naman. Puro nga ako ligaw eh. Ah, hindi ka sinasagot. Ano pa nga ba? Bakit? Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo mga babae. Bakit kayo ganyan? Hala, ba't nadamay ako? Aba, ewan ko ba? May mga kanya-kanya kayong sapak na hindi ko maintindihan. Seryoso, walang ni isa sinagot ka? Wala nga, paulit-ulit. Baka naman kasi weirdo ka. Kayo ang weirdo. Hindi nyo malaman kung anong gusto nyo. Binigay na nga lahat ng pwede kong ibigay. Atensyon, oras, pagkain, inumin, load. Load? Teddy bear, tsokolate, regalo, bag. Kulang na nga lang, maging utusan ako eh. Pero wala. Ala pa rin. Kulang pa rin. Ayoko, hindi ako ganun ha. Hindi ako naghahanap ng bag, relo, teddy bear, at lalong pang load. Nako, parang gusto ko kung saan napupunta tong usapan na to ha. Alam mo, Jack, baka kasi mali ka lang ng nililigawan niya babae. Hindi naman. Matitino naman yung naliligawan ko. Eh, hindi naman matino yung dapat mong hinahanap eh. Dapat yung para sa'yo. Nako! Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Eh, bale. Jack, matanong nga kita. Sa ilang buwan mong nakakasama sa office tong si Lia, wala ka bang feelings na nade-develop? Huh? Ano yan? Never mo bang natipuan si Lia? Naging crush? Sira ulo to. Simple lang ang mechanics, Jack. Pakisagot lang ang tanong. Never mo bang naging crush si Lia? Lang ganun. Naku! Ay, ano ba yan? Wala kang crush sa akin, Jack? Lia, huwag niyo ako inaasar. So wala. Sayang naman. Nako! Perfect na sana eh. Kaso wala ka palang gusto sa akin. Ha? Nako, Jack pare. Kung hindi mo pa rin nagigets, bagay niyang manatili ka na lang single. Hoy, nako ikaw, Lia. Lance, gullible ako. Huwag niyo akong pinaglololoko. Madali ako maniwala sa mga ganyan. Fragile ako. Vulnerable ako. Yun naman pala eh. So paano? Hatid mo ako pa uwi mamaya? Ha? Sa Mandaluyong ako nakatira. Kaya mo ako hatid? Hayop ka, Jack. Darihan mo sumagot kang kumod ka. Kaya. Maliit na bagay. Sanay tayo sa hatid-hatid na ganyan eh. Mandaluyong lang pala eh. Gusto mo, buhatin pa kita eh. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko, simpleng tulad mo. Popoy at Bea, sa bawat aklat ng panliligaw na natatapos ko ay may panibagong storyline na nabubuo. Sa totoo lang, plano ko na sanang lumagay sa tahimik ng mag-isa. Pero for some reason, may nilagay na naman ang Diyos na babae sa landas ko. At hindi lang basta babae, Popoy at Bea, isang kakaibang babae. At nasabi ko yon kasi sa dinami-rami ng babaeng niligawan ko,
si Lia ang pinakaangat sa kanila. Una sa lahat, si Lia ang pinakamaganda. She's so cute, so adorable. Perfect combination ng sweet at sexy. Conservative na medyo maharot. Si Lia yung pinaka-stress-free kasama. Meaning, ang dali para sa akin na ipakita yung totoong ako. Pero, at the same time, napupush ako ni Lia na maging better person. Better version of myself. Si Lia kasi focus lang sa sarili niya. Meaning, judgmental siya pagdating sa sarili niya. Pero pagdating sa ibang tao, napaka-forgiving. Hindi naman siya santa-santita. Maloko nga siya actually. Prankster, maligalig. Brusko rin paminsan-minsan, pero ang bait. Napaka-lenient na tao. Kaya it was super fast for me na mahulog ang loob kay Lia. At sa awa naman ng Diyos, parang ganun din siya sa akin. From friends to date mates. Yung para kaming nagde-date pero hindi. Kain kami ng kain sa kung saan-saan. Pasyal dito, pasyal dyan. Salitang tambay at overnight sa bahay ng isa't isa. We were best friends with a very high chance of becoming real lovers. Ang laki ng potential naming dalawa, Popoy at Bea. Pero sabi nga nila, aanhin mo ang potential kung hindi mo naman ito gagamitin. So, paano? Kumpleto na yung mga files at wala na akong utang sa'yo. Oo, mukhang okay na to. Oh, flash drive mo. Ayos. Ge. Ge. Oh, bakit nakatunga ka pa dyan? Sabihin mo na, dalian mo. Hindi ko matatapos to kung nandyan, King. Hindi. Ano kasi? Tanong lang. Oh. Kayo na ba ni Lia? Technically speaking, hindi pa. Technically? Officially speaking, hindi pa. Eh ano pang inaantay mo? Anong iniintay ko? Eh mukha na kayong mag-jowa sa paningin ng lahat eh. Pero hindi pa rin kayo. So, anong inaantay mo? Eh, hindi ko gets. Hindi mo pa tinatanong kung pwede na bang maging kayo? Ito nga Lance eh. Hindi ko kasi alam kung naliligaw ba ako o tropa-tropa lang kami o makakonsider ko na panliligaw yung halos araw-araw namin pag-debate. Para kasing mag-BFF kami pero may gusto ako sa kanya. At feeling ko naman gusto rin niya ako. Ewan, pero ang point, trabaho mo bilang lalaki na klaruhin kung ano kayo. Kasi yung mga babae niyan, pabebe talaga yung mga yan. Nag-aantay na ikaw mag-initiate. Kasi baka mamaya pag sila eh, mapahiya sila. So, go na, okay? Ikaw na mag-initiate na gawing official yung relasyon nyo. Okay, thank you, I guess, sa payo. Okay, gets. I got you, bro. Fairness ha, masarap yung kape nila dito. Hindi ganun ka-instagrammable pero yung kape okay na okay. Post natin to, Jack. Supportahan natin tong small business na to. Okay. Gusto mo try yung food nila? May sandwiches so, kung masarap yung kape, baka masarap din yung food. Order tayo? Okay. Hoy! Uy, ano yun ha? Okay ka lang, parang wala ka sa sarili mo. Hindi, ano kasi, meron lang akong iniisip. Oh, ano yun? May itatanong sana ako sa'yo. Go, push! Tayo na ba? Ha? Tayo na ba? As far as I know, hindi pa. So, kailan magiging tayo? Pwede bang tayo na?
Gusto mo ba ako, Leah? Yes, oo naman. Eh, ako rin naman. Gusto rin kita. Sobra. So, ano pang hinihintay natin? Teka. Paano ko ba i-explain? Gusto kita, Jack. Oo, totoo yun. Pero, parang ano kasi eh. Parang hindi pa enough. Hindi pa enough? Parang hindi pa ganun katibay. Or ka-strong enough yung feelings ko. Or maybe yung feelings natin para sa isa't isa. Leah, 6 na buwan na tayo nagde-date. Halos araw-araw tayo magkasama. Tapos hindi pa sapat yung feelings mo. Feelings mo lang ha. Huwag mo na idama yung akin kasi I'm good. I'm sure about you. Gusto kita. At gusto kitang maging girlfriend. So ano bang pwede natin gawin or pwede kong gawin para maging sure ka sa akin? Yun na nga eh. Ang hirap sagutin ang tanong mo kasi hindi ko rin alam anong solusyon. Mag-sex kaya tayo? Gago! Hinaan mo nga yung boses mo! Seryoso ako, Leah, kasi all this time puro tayo happy-happy lang eh. Date-date, ganyan, holding hands, smack-smack. Baka dapat ibang happy-happy naman gawin natin. Dapat yung ligaya naman yung punteriyahin natin. Parang gago to! Pinagsasabi mo dyan! Seryoso nga! Kasi feeling ko pag natikman mo ko, baka doon tuluyan mahulog ka na sa akin. Ay wow, iba rin! Bakit pare, Dax ka ba? Nako, wala sa size yun. Ah, so jutes ka lang. Wala rin ako sinabing ganyan. Ang point ko is, nasa performance yun. At saka feeling ko magaling ako. Feeling mo? Eh wala kang experience sa sex eh. Baka isang minuto lang itagal mo. Kahit na hindi naman. Pag nagsasarili ako, maabot ako ng 50 minutes bago mayari. Tagal naman nun. Exactly. I mean, hindi ba parang nakakaumay pag kamay mo lang tapos 15 minutes? Buti wala pang kalyo yung kamay mo. Salitang kamay naman ginagamit ko eh. Tinrain ko rin yung kalimang kamay ko. Ang yak mo! Wow! Eh sa ating dalawa ko yung may experience tapos ako yung yak. Pero hindi ko naman kinikwento ng ganyan. Pero nga si Leah, magaling ako sumayaw eh. Oh, so? So, sisiyo lang sa akin yung push and pull, yung mga ganyan, mga ganito. O yan, 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 yan. Sira ulo, tigilan mo nga yan. May makakita sa'yo eh. Oo nga, tawa ka dyan. At take note, expert ako sa gitara. Kita mo itong mga daliri ko, yan ah. Yan, oh, oh, yan ah. Ginagawa mo. Gigitarahin ko yung ano mo. Ang gago nito. Pero na-imagine mo, no? Ay! Tanga, hindi. Pero seryoso, Leah. Subukan natin mag-sex. Tingin ko yun na lang iniintay mong nawawalang piece of the puzzle. Baka yung physical connection na higit pa sa holding hands o yakapan lang. Baka yun na lang kulang. Para ma-realize mong worth it ako bigyan ng pagkakataon. At walang pagkakataon ang naibigay during that time, Popoy at Bea. Wala nangyari. Walang epekto yung pangaakit ko. Pero huwag niyo sanang masamain ang suggestion ko kay Leah, Popoy at Bea. Ha? Hindi ko sinabi yon para mag-take advantage sa kanya. Hindi katawan ang habol ko kay Leah. I was just really in love. I was madly, deeply in love with Leah. At legit, more than the physical bond o connection ang gusto ko sanang ma-achieve. Kasi naniniwala akong naibigay ko naman ang lahat kay Leah. Pwera lang, ang virgin ko pang katawan. At willing na akong i-risk ang lahat. Makita lang niya na we can be real lovers. Na I can be the perfect partner for her. Pero yun nga, walay na walay. At ang masaklap nito, Popoy at Bea, after ilang months, ay unti-unti rin kaming nag-drift apart ni Leah. Hindi ko alam kung papaano at kung kailan eksaktong nag-umpisa, pero nagkaroon siya ng bagong set of friends. Nawalan ng oras sa akin. At eto ka na nga. Eventually, nalaman kong may iba rin pala siyang ina-entertain bukod sa akin. And I felt so betrayed, Popoy at Bea. Hindi naging kami, pero feeling ko nag-cheat si Leah sa akin. Pwede pala yun, no? Hindi mo naman jowa, pero ipinagpalit ka sa iba. Kaya alam nyo, umabot na rin ako sa point na ayoko na. Pagod na ako. Suko na ako.
Bahala na si Lord sa akin. Basta ako, ayoko na. Hindi na ako maghahanap. Hindi na ako kikilos o gagawa ng kahit na ano pang paraan. Wala nang kaso sa akin kung mamatay man akong virgin. Mga kapatid ko na lang ang bahalang magpakalat ng lahi namin. Ano? Ayos lang kayo dyan. Beer. Gusto niyo pa ng beer? Ah, hindi po, Chong. Okay pa kami. May isang mucho pa kami dito. Ah, good, good. Happy birthday ulit, Tito. Ay, thank you, Lance. Ah, dito ka na matulog, ha? Pulang-pula ka na. Hindi kita papayagan bumiyay pa Maynila ng ganyan. Di po, Tito. Ako rin, Chong. Makikitulog, ha? Nahampasin ako ng nanay ko pag muwi akong lasing, eh. Sige lang, sige lang. Ano? Pasok muna ako sa loob, ha? Oy, Jack. Madami pa pagkain doon, ha? Huwag mong gutumin mga bisita ko. Yeah, ang bahala. Ah, pala, Jack. Kala ko may isasama kang chicks. Bakit baboy itong bit-bit mo? Ay, ulol. Sino nga ba yun? Si Leah. Yun, si Leah. Kanyari na, boy. Nako, huwag mo na itanong. Busted na naman. Di nga, eh. Pinagpalit siya sa iba. Ay, nag-break kayo. Yun nga yung masaklap, boy. Hindi naging sila pero tinutime pala siya. May manliligaw na isa pa yung Leah. Ay, pusang gala. Di nga. Legit. Labo. Ay, mag-usap kayo parang wala ako dito, ah. Ba yan? May chichismis pa naman sana ako. Kaso wag na lang. Ano yun? Hindi, wag na. Ano nga yun? Si Celeste pala kasal na. At may dalawa ng anak, ha? Oh, ha? Sinong Celeste? Pero slab niyan. Ah, kanina ko lang nakita sa Facebook. Friend niya yung friend ko. Tinag, nagninong ata sa binyag ng anak ni Celeste. Bilis ng panahon, no? Ewan? Ewan ko ba? Lahat ng mga niligawan ko at binasted ako, masasaya na sa mga buhay nila, mga lintik. Naku, ayan na po tayo. Jack, Jack pare, inuman lang ha, walang iyakan. Kasi parang gago eh. Parang gago talaga, men. Ano mo mali sa akin? Eh di naman ako pangit, di ba? Pangit ba ako? O pangit ba ako, ha? Ay, ewan. Hindi ko sure. Hindi ako pangit. Oh, hindi ako pinakagwapong hayop sa balat ng lupa, pero men naman. Ang daming mas ulat sa akin dyan na iturahin, pero punyemas may mga love life. Minsan dala-dalwa pa pinagsasabay ng kapal ng mga mukha. Tapos ako wala. Eh putik, ginagawa ko naman lahat eh. Oo nga, boy. Pero... pero ang tutusin ng mga punyetang babae na yan. Ang sasama. Gusto nila pepe kagad. Akala mo naman ang pe-perfect nila. Ito naman, huwag mo sila sisihin. Oy, sino sisisihin ko? Sarili ko? Eh, alam ko naman ang tinutino ko eh. Sobrang tino ko, alam nyo yun? Hindi pa nga ako nakakita ng hubad na babae in person eh. In person? Ang punto ko dito, gusto kong malaman anong mali. Saan ako nagkamali? Lord, ano na? Lupetsa na? Ano, hirap na hirap? Hirap na hirap akong bigyan ng jowa. Wala akong ibang hiniling sa'yo, Lord, kundi isa lang. Bigyan mo ako ng jowa. Utang na loob. Pa-experience naman magka-jowa, Lord. Ano ba? Isang jowa lang. Kahit isa lang. Gusto ko lang nag-jowa. Mahirap ba yun? Hoy, Jack. Umupo ka nga. Para kang sira. Pagalitan pa tayo ng tatay mo eh. Boy. Seryoso. May kulang ba sa akin, ha? May mali ba sa akin? Bakit ba hirap na hirap yung mga babae na mahalin ako? Simple lang naman yung pangarap ko sa buhay, Brad. Gusto ko lang maranasan na mahalin, Brad. Yun lang. Ang magmahal at mahalin. Yung may ka-text, yung may ka-chat, katawagan. Yung may naghahanap sa akin, yung may nag-aalala. Yung feeling na may naghahanap sa akin, may nakakamiss. Yung feeling na may babaeng pinagnanasaan ako. Hirap ba yun?
Hindi naman ako choosing, di ba? Kita nyo naman yung mga niligawan ko. Ni isa doon, wala namang malaan Curtis, di ba? So what's wrong? What's wrong, Lord? Jack, huwag ka na kasing maghanap. Mukha ba ako naghahanap? Eh di na nga po eh. Nakatambay na nga lang ako eh. Pagod na ako eh. Ayoko na. Suko na ako. Kung hindi lang ako mahilig manood ng mga triple X na palabas, baka pumasok na ako seminarista. Ayoko na. Kung ayaw nila sa akin, edi wag. Ayoko din sa kanila. Kasi sa totoo lang mga par, masarap magmahal eh. Sobra. Pero nakakapagod. Nakakapagod yung nagmamahal ka nga. Pero hindi ka naman pinipili. Paano ka magiging aking? Ilang tula pa ba ang lilikhain upang malaman mo na dito biro? At sobra sa lakas ang aking tama sa'yo. Sabi ka bilis, huwag ka sanang mainis. Pag-ibig na lang ang gagawa ng paraan. Hindi ko nais naguluhin ang buhay mo. Popoy at Bea, marami siguro sa inyo ang tinatawanan lang ang kwento ko. Kasi nga naman ang babaw ng problema ko. Jowa lang, iniiyakan ko pa. Pero kung hindi ninyo napapansin, tong ilang babae ang niligawan ko ay ganun din karaming beses na nadurog ang puso ko. At sa totoo lang, kung bibilangin ko, mga 8 times na akong nasaktan. Sa tuwing manliligaw kasi ako, Popoy at Bea, hindi ako naniligaw for the sake of magkaroon lang ng jowa. Ako yung tipong manliligaw kasi may genuine feelings. Totoong pagmamahal. Never akong nagpanggap o nagpakitang tao para lang may mapasagot na babae. I always see to it na ipapakita ko pa rin yung totoong ako. Meaning, I really expose and pour my heart out sa taong gusto kong maging partner. Kaya huwag niyo sanang maliitin yung mga busted moments ko. Kasi it's as good as a heartbreak of a real couple. Kaya ito na nga ang panawagan ko sa mga kapwa ko hirap magka-jowa. Gusto kong sabihin na don't give up. Fight lang ng fight. Darating din yung dapat para sa atin. But at the same time, gusto ko rin sabihin na it's okay to give up. It's okay to just let go. Having a partner will definitely make us happy. Pero I refuse to believe na it will make us whole. Kasi aminin natin ang dami dyan na in a relationship nga pero miserable naman ang buhay. Kaya again, it's okay to let go. You can give up on love, but not on yourself. Isa pang panawagan ko sana, Popoy at Bea, sa mga kababaihan naman. Hindi naman sa nilalahat ko ano, pero sana matuto kayong magbigay ng chance dun sa mga kahit papaano ay may potensyal. Huwag sana kayo naghahanap ng perfect sa umpisa pa lang. Kasi madalas, we are imperfect when alone. Pero we can be perfect for the right reasons. Ayun lang naman, Popoy at Bea.
Hindi naman ako naghahanap ng away. Gusto ko lang talaga maglabas ng saloobin. Kaya maraming salamat at my dear MOR. Kayo ang outlet ko sa lahat ng frustrations ko sa buhay. Magtagal pa nga sana ang programa ninyo. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Thank you sa time at sa effort ng Dear MOR team na mabigyang kulay ang letter ko. Lubos na nagkukunwaring tanggap na ang kapalaran, Jack. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, penging jowa. Mga kapamilya, oras na natin 2:22. Opo, 2:22. At syempre, yan nga po, ano, ang pagtatapos na hindi ko alam tuloy kung ano ang emosyon na iniwan sa akin ni Jack. Diba? Na para bang hindi ko alam kung may galit, hindi ko alam kung may tampo, hindi ko alam kung masaya ba siya. Medyo tulungan po natin si Jack at ang mga katulad din Jack, alalayan natin. Hindi, pero I think Jack is also confused nga, ano? Napakaraming tanong kasi napakaraming beses niya na rin namang sumubok, Bea. At hindi biro yung pagsubok niya sa pag-ibig. Diba? Balikan natin ng konti. Nung high school siya, ayaw niya na makipag-jowa muna kahit nga halos lahat ng classroom daw, sabi niya. Oo. Kasi mayroong mga ganyan eh. Kaya kayo ha, sa mga nanonood ngayon na mga medyo nakababata sa atin, mga nag-high school pa lang, huwag niyong i-achieve na sobrang ganda niyo ngayong high school kayo o sobrang gwapo niyo ng high school kayo. Simple lang. Diba? Kasi sa college, dyan lalabas ang stress. Oo, sa ano, nag-iiba talaga ang itsura ng tao. Bea, aminin natin. Sasakyan muna natin yung sinabi ni Jack kanina na pogi ako eh, noon. Diba? Ganyan din. Naku, ang dami hong kwentong ganyan. Napakaganda nung high school. Para ka nangihinayang saan kaya siya magka-college, paano ko kaya siya mapupuntan. Pero Bea, nung nakita mo na ulit, uy, ano ba to? Nanay niya ba to o siya to? Ay, ala, ito nga yung classmate kong ano, kakandara pa ako dati. Ano nangyari? Diba? May mga ganyan talaga. Kaya huwag kayong matuwa na, ay, ang gandang bata. No. Dapat, dibali nang hindi ka kagandahang bata, pero maganda ka o gwapo kang tumanda. Ganyan ang i-achieve natin. Yung merong pag-glow up, di ba? Pero oo. Totoo nga yan, Popoy. Alam mo, ang dami ko rin mga, hindi naman po kamarkada sa nag-judge kami, ha? Sa nagmamalit kami, nagmamata kami. Pero totoo naman yun. Hindi lahat ng cool, hindi lahat ng mga kasikatan ng high school ay sikat pa rin, cool pa rin pagdating sa pagtanda. Yung iba, napariwara yung buhay. Yung iba, mga tambay. Alam mo yun? Napo yung mga ganun-ganun. Yung iba, so, humulas. Hindi naman naka-makeup nun, pero humulas yung ganda, humulas yung kagwapuhan. Parang ano, parang naramdaman ko merong part kay Jack na may panghihinayang na sana pala sana pala nung nasa peak ako ng kakitang ko, nakapagiyak ko, alam mo yon, kinuha ko na yung opportunity na magkaroon ng girlfriend. Malay mo, yung girlfriend niya nung high school, baka tumawid pa ng college, di ba? Baka tumawid pa, kaya nagtatrabaho, di sana di siya na mamablema ngayon. Pero wala eh. Although, valid naman kasi yung sinabi niya, Popoy, na totoo hindi naman sa yan. Mababawas yung popularity niya, kundi yung sinabi niya na, bata pa kasi ako noon. So, alam mo yon, hindi ko pa masyadong iniisip yung mga jowa-jowa na ganyan. Malay ko ba na mahihirapan pala ako in the future? Yes. Pero, alam mo yon, valid naman na hindi pero, mo pero alam mo na pag high school ka, mag-jowa ka na. Doon, oo, doon sa parting yon, Jack, ano, siguro ibawas mo na sa isipin mo yon na sana nag-jowa ako noon, sana sinubukan ko. Kasi alam mo, marami naman yung katulad mo. 'Di ba? Ito ipapasok ko na naman yung sarili ko. Ako rin nung high school, ano ganyan din eh, Bea, eh. Parang hindi ka naman nagjowa, parang requirement na ng tropa nyo na meron kang ligawan, syempre.
sumubok ka rin. Pero alam mo yung pagka wala talaga sa loob mo na manligaw, kahit gustong gusto mo yung babae, kahit gustong gusto mo yung lalaki, ayaw mo rin gusto mo magpaligaw pero hindi pa pwede, huwag na muna. That's fine, di ba? Hindi ka kulangan yun. Nagka-jowa ka o hindi nung high school. Ako, wala ako naging jowa nung high school. Sa pinag-aralan ko, wala. No, as in, parang okay lang naman. Hindi kasi gusto kong mag-aral. Tsaka takot nga akong takot akong lubugan ng araw nun. Tila ba ako dalagang Pilipina? Kailangan umuwi agad. Gusto ko uwi agad. Tapos basketball, ayan, di ba? Aling gabihin sa basketballan, pero wag lang sa kalsada, ganun. Oh, okay. So, eto ka na nga, Popoy. Mapunta na tayo dun sa next part na etong producer natin, naglagay kasi ng katanungan. Kasi isa to sa mga naging issue ni Jack sa tuwing meron siyang nililigawan. May time na nanligaw siya na, alam mo yon, sinapat lang niya dun sa budget niya, tapos wale. May time naman na, alam mo yon, binuhusan niya, pero alam mo yon, wale pa din and everything. Hindi pa rin na-appreciate. Okay. Hindi pa rin na-appreciate. Oh. So, ang tanong ng bayan, according sa ating producer, kailangan nga ba may pera kapag ka manliligaw? Oo. Mm-hmm. Ayan, sige, ako ang lalaki dito, Bea. Alam mo, ang tingin ko dyan, my opinion is, dapat meron kahit papaano. Diba? Dapat meron ka kahit papaano. In a sense na hindi mo na ipanghihingi naman dapat sa magulang mo. Kasi pwede ka namang mag-ipon, 'di ba? Binibigyan tayo ng allowance. Syempre, mga estudyante tayo eh. Nangyari yan sa akin, sa mga kaibigan ko, nakakakwentuhan ko sila. Ganyan din naman sila. Kumbaga, yes, binibigyan tayo ng allowance, pero you just have to make ligaw within your means. 'Di ba? Kasi ito, ang masama kay Jack, nagkaroon siya ng bad experience doon sa niligawan niya ng college na si Celeste. Medyo upscale yung upbringing siguro dun sa babae. Diba, kaartihan ba yun? Kung yun ang pagpapalaki sa kanya, hindi naman siguro kaartihan yun. Ayan, let's not judge her also. Diba, yun yung gusto niya, nasanay siya sa ganun, hindi natin kaya. Well, you just have to, diba? Hindi mo naman kailangang, totoo naman yung sinabi rin ni Jack, valid yun Ililibre kita. Pero hindi ako makakakain. And worse, baka hindi rin ako makauwi. Makakauwi ako. Makakauwi, pero maglalakad. Diba? O kaya, manghihiram ka. Yun naman, okay lang yun. Okay lang yun. Sige, kung kaya bumili nung nililigawan mo ng para sa kanya, well then good. Diba? After all, hindi mo naman binabayaran yung oras niya pa. Diba? Nagliligawan pa lang naman kayo. Kasi, ewan ko, nangyari na sa akin yan, Bea, na ganyan, na bumili siya ng sarili niya kasi hindi ko naman talaga kaya . 'Di ba? Okay. Parang pinapakita ko sa iyo hindi ko masusustain 'to pero kaya ko namang mapaghandaan in the future. Dahil na niligaw pa lang naman ako sa iyo. Yan ang gusto mo. Nako, kulang yung kulang pa yung allowance ko, ganyan. Monday pa lang, Tuesday pa lang, hindi pa ako nakakapag-ipit-ipit ng konti. Nako, hindi ko pa kaya. Sige, ako na lang. Okay lang. 'Di ba? Naligawan ko rin na ko rin naman siya pero oy, ang lakas kumain, babe. Lakas kumain pero ang cute niya noon. 'Di ba? Pero sige lang, okay lang naman, cool, chill, tapos naging friends kami. Hindi naman nag-prosper into something else, pero hindi ko masyado dinibdib 'yun. 'Di ba? Hindi natin dapat dibdibin 'yun. At least Popoy, nagpakatotoo ka doon sa tao. Mm-hmm. Hindi ka nag-pretend na, alam mo yun, may pera ka para lang ma-impress siya and everything. Pero alam mo, feeling ko, magkakatalo yan, kamarkada ha, doon sa the way mo sinabi. Medyo nakaka-off kasi na slight yung way ni Jack kanina na parang may pagkwentang malala. Na hindi ka naman mabubusog dyan alam mo yun. Ito, doon tayo sa mas okay ba yun? Kaysa dyan, gaya-gaya. Siguro mas okay yung paraan ni Popoy na hindi ko kaya yan medyo mahal Oo, hindi ko kaya Bibili rin sana ako ng food ko Yung ganun.
Sige, sasabayan kita. Okay lang ba? At saka yung merong pangako na, di ba, next time, kapag ka meron akong sapat na baon, meron akong sapat na pera, nilibre kita dito, ganyan-ganyan. Yung parang ino-honor mo pa rin kahit papaano, yes, yung preference ng nililigawan mo. Hindi yung sosoplahin mo talaga na, ano ba naman, ba't yan ang gusto mo? Mal-mal, ganyan-ganyan. Yung ganong mga, ako hindi ko napupusuan yung mga ganyan. Pero bilang okay lang yung ano. Okay lang yung maging totoo ka, pero yung masyado kang opinionated habang nagpapakatotoo. Alam, hindi kasi diba? Bagay sa lalaki, yung marami masyadong sinasabi kapag ka nanliligaw. O yung iba kasi, Bea, na mga nanliligaw, ito guys ha, huwag kayong masyadong maraming mga sinasabi sa mga babae. Unang-una, ang dami niyong naipapangako. Hindi sa ganyan, hindi yan ang entertainment na hinahanap ng mga babae. Patawanin niyo sila, mag-joke kayo, 'di ba? O kaya naman alalayan niyo sila. Pwede naman yung simpleng maayos kakausap at mabango kang kasama, 'di ba? May respeto, sapat na sa kanila 'yon. 'Di ba? Na-entertain mo na sila doon. You don't have to talk all the time. 'Di ba? Sa dami ng sinabi mo, hindi lahat 'yon maaalala mo. Baka nakapangako ka na nga, tapos babalikan ka, 'di ba? Sabi mo ganito. Sinabi ko ba yun? Diba sa pambobola mo, sa pambobola? Wag. Correct. Dapat sukat-sukat din. At dahil dyan, ito ah, isa sa magandang estilo na gawin ninyo. Kapag kakunwari, lalabas kayo nung nililigawan mo, pag tinanong ka, saan tayo, huwag niyong gagamitin yung salitang bahala. Bahala ka, ikaw, saan mo gusto, ganyan. Yeah. Huwag mo kaming bigyan ng choice. huwag niyo ipasa sa amin yung decision making kung saan tayo pupunta. Kasi sasabihin talaga namin, saan namin gusto pumunta. Tapos pagdating doon, bigla kang magugulat, naku, hindi ito pasok sa budget. So alam mo yun, bago pa lang tayo magkita, ikaw na mismo, kung maniligaw ka, ikaw na mismo mag-set ng, ibibida sa amin na lugar na pasok sa budget mo. Siyempre, hindi mo naman kailangan sabihin na dito tayo kasi pasok sa budget ko. Hindi ganon. Sasabihin mo is, meron akong kasing alam na lugar na sure ako magugustuhan mo kasi ganito, ganyan, 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 ganyan. O sasabihin mo na yung mga pambentang keme ng lugar na yon. Pero hindi namin malalaman na doon mo kami dadalhin dahil doon lang kasya yung budget mo. Mas siisipin namin na doon tayo pupunta kasi sigurado ka na mag-e-enjoy ako. Gets nyo ba? Yan. Diba? Ito, nakakatuwa dito, no? Si Noraline Operario, sabi niya, pero naalala ko po yung kwento mo na may sinamahan ka, na nililigawan mo noon, tapos may kasama pa palang isang friend. Totoo yan, nangyari yan. True story yan. Tapos, yun nga, sabihin na natin, sapat lang yung pera ko, malay ko ba? Kineni Rogers ako eh. Diba? Doon daw gusto eh. E di syempre, mega bayad naman si Popo. Ito yung... College na. Medyo open sa college. Taga CEU yun eh. Taga CEU. Pero sabi ko talaga, nung sinikreto ko, sabi ko, hindi nakakasya yung pamasahe ko. Pauwi. Sabi ko, please, pera muna. Save me. Yan. Please save me. Ayan. Okay lang naman. Wala namang kaso sa amin. Pero doon... Alam mo, matututo ka sa mga experience na ganyan, di ba? Na, kumbaga, yakapin mo lang kung ano lang yung kaya mo, pero kapag ka hindi, magsabi ka. Di ba? Totoo. Ganun yun. At saka, it's honestly, sa aming mga babae, walang kaso kung alam mo yun, mas mayaman kami or what. Nasa pagdadala mo kasi yun. Kung halatang halata sa'yo na conscious ka, na kinihiya mo yung sarili mo, kami rin, matuturn off din. Kasi parang, alam mo yun, parang hindi ka proud sa sarili mo, nag-aalangan ka. So kung nag-aalangan ka sa sarili mo, paano namin masisiguro na alam mo yun, kaya mo kaming panindigan yung pagkagusto mo sa amin. Pero kung ino-own up mo talaga, alam mo yun, hindi naman sa pinagmamalaki, pero alam mo yun, parang dalang-dala mo yung estado mo sa buhay, makikerry kami ng confidence mo, di ba? Makikerry kami ng pagiging panatag mo sa sarili mo, na may tiwala ka rin sa sarili mo. Ganun alam mo, mali kasi. Alam mo, mali rin kasi ng iba mga manliligaw, lalo na kung sabihin na natin medyo kulang sa pera at medyo mas may pera yung nililigawan. Ang akala nila, kailangan sa aircon, kailangan sa mamahalin, papakainin, kailangan sa ganito. Of course not. 'Di ba? Bago kayo manligaw, alamin niyo muna, talaga bang napaka high-end nitong liligawan ko? Baka naman na kumbaga cowboy din naman siya. O kaya naman simple lang,
'Di ba? Kasi sayang yung mga love story na mabubuo. Pero, 'di ba, doon sa proseso ng paniligaw, huwag kayo yung paawa effect. 'Di ba? Huwag yung pangit 'yon, yung paawa effect na ito lang kaya ko, mahirap lang kasi kami, wala akong kotse, ikaw may kotse ka na. So what kung may kotse siya? Gusto niyang gamitin, iyaya mo siya mag-date, gusto niyang gamitin, marunong ka mag-drive and then mag-drive ka. 'Di ba ngayon kung gusto mong mag-commute ka, kami, huwag ka rin naman masyadong proud. Ay hindi, wag na natin gamitin kotse mo. Mag-grab na lang tayo, mag- 'di ba? Kumbaga, you meet halfway. 'Di ba? Meet halfway. Huwag masyadong paawa at huwag din masyadong overly confident. 'Di ba? Sa panliligaw. Na kaya ko pero baka matulad kayo sa akin, 'di ba? Pingin mo nang pamasahe pa uwi. Mapapalit. Diba? Hindi niyo pa rin pala mapapanindigan. Pero Morgan, kausapang pera po, pay kamorkada, no? Alam mo, Jack, naniniwala naman ako, ha? Naniniwala naman ako na, gaya ng sinabi ng isang kamorkada natin, baka nagkakataon lang na medyo mali, hindi man sa mali, pero hindi right person yung naliligawan mo pa. Hindi pa pala yon yung tamang tao para sa iyo. Kasi Popoy, gagamitan kita ng true to life talagang close sa atin na halimbawa, Popoy, mga kamorkada. Yung isa nating ano, pinagpaalam ko naman eh, yung isa nating dramatista, kapamilya natin, kasama natin dito sa MOR, si Dan Kaput yun, na kumakamorkada, ganyan-ganyan yan dati. Alam mo yung frustrated talaga, na gusto talaga magka-jowa and everything. Alam mo, napakagaling manligaw ni Dan Kaput yun, Popoy, sinasabi ko sa'yo. Effort kong effort, not, hindi lang sa financial, kundi yung effort talaga na sunduin, ihatid, tapos... Palita ko nga. Tapos meron pa, pagagawa ko talaga ng mga painting, mga ganyan-ganyan. Oh. Alam mo, effort kong effort talaga. Pero wala, ilang beses din siya na heartbroken. Pero Popoy, tingnan mo naman ngayon. Oh. Nung nakahanap talaga yung ano, yung perfect pagkaganda, tao, pagkabait. Say-say na ngayon ni Dan Kapusyon, mga kamorkada. Pero alam mo, ang dami na pag-iyak-iyak, heartbreak, bago siyang makarating dun sa talaga namang iniingatan niyang babae ngayon. Kaya, ganun lang yun. Yan. Maghihintay lang. Ayan. Pero tama naman din, ano? Legit naman yung mga panawagan nga ni Jack, ganyan. Pero kasi, syempre, iba ang criteria for judging. Kapag ikaw ay high school pa lang, pagka-college ka pa lang, di ba? As compared doon sa criteria, kapag ikaw ay nasa mid-20s na. Mind you, si Jack ay mid-20s na. Di ba? Ano actually, na ba siya? 26? Palate 20s na. Itong si Jack. Pero alam mo, Jack, huwag ka sana ma-pressure. Okay, kung sakaling wala ka pa rin jowa magpasangga ngayon, huwag ka sana ma-pressure. Katulad ng iba pang marami natin mga kamorkada nandito. Huwag kayong ma-pressure, di ba? Just enjoy. Di ba, meron pa kayong role sa barkada, meron pa kayong role sa pamilya, pero you don't give up on love. Di ba? Sometimes you have to rest, of course. Kailangan mong sumuko muna. Hindi yung nabasted ka, ay nako, kailangan na makalipat ako sa susunod kong niligawan para hindi ko maramdaman yung sakit. No. Parang tama yung sinabi niya Jack kanina, para ka rin heartbroken talaga niya, na para ka nakipag-break kahit hindi ka nagka-jowa, masakit, damahin mo yung sakit, and then kapag ka naramdaman mo yung sakit, doon ka mas tatalino, doon ka mas matututo. Diba? Kailangan may mga style na gagamitin mo pa rin, merong mga style na hindi talaga papalitan pasado, yun yung mga papalitan mo na. Okay, malay mo naman eh, sa deodorant lang tayo nagkakatalo. Diba, medyo masangsang lang pala yung deodorant na gamit mo. I mean, who knows? Diba, i-assess mo yung sarili mo and then kapag malakas ka na ulit, sige, manliga ulit, you try again. Diba, pero wag nating kakalimutan na meron yung tinatawag na single blessedness. Single pero blessedness, ha? Check yung wala talaga pero mas mabuti pa mag-isa. At ito naman, ikaw po, may panawagan mo kay Jeka. Ako ang panawagan ko dun sa mga kapwa ko, babae na, alam mo yun, nililigawan. Ako, agree ako dun sa sinabi ni Jack Popoy, no? Yung sinabi niya na, ano yun? Yung parang, ano tawag dito? Dun sa gusto na maligurado sa future.
Sa future, yung, masyadong oo, ano, futuristic. Yung parang manliligaw pa lang, parang gusto nyo na talaga eh yung perfect and everything. Alam nyo, kapwa ko kababaihan, hindi totoo yun. Na alam mo yun, sa panliligaw pa lang, kailangan pasok na agad sa lahat sa checklist ninyo. Kasi halimbawa ako, si Josawa ko, nung miniligawan ako niyan, hindi kompleto yung checklist ko dyan, pero sinagot ko yan kasi nakita ko, may potential naman. Pero alam mo, hindi pa rin super perfect, di ba? May mga reklamo pa rin ako, kinemi-kinemi, ganyan-ganyan. Pero binigyan ko ng chance. At tinan nyo naman ngayon, di ba? Okay na okay naman na kami. So, ibig sabihin, hindi pa tunay na, alam mo yon, kapag ka nililigawan ka, eh kailangan check agad yung listahan mo. Hindi patunay yun na magiging maganda o maayos yung relationship ninyo. Kasi tama nga naman yung sinabi ni Jack na mukha man kaming, alam mo yun, sa umpisa, kulang-kulang sa standards mo. Pero pag nag-ano tayo, pag dalawa tayo, pag nag-compliment yung ugali natin, yung anong tawag dito, parang pag naging mag-partners talaga tayo, eh parang perfect na rin tayo. Kasi nga, perfect tayo para sa isa't isa. Imperfect individually, yes, pero perfect pag tayong dalawa. Alam mo yun, yung mga ganong kinemi. Kaya huwag kayong masyado. Yung iba kasi, masyado kasing, anong tawag mo rito, Bea? Ngayon kasi, di ba, instant-instant na lang eh. Di ba? Kumbaga, maglalagay kahit sa mga internet, ano yung gusto mo, anong gusto mong kulay, anong gusto mong ano, pagka may bibilin ka, di ba? Pipindutin mo na lang, tapos mamaya-maya nandyan na. I mean, sa paghahanap ng makaka-partner, hindi po ganun. Diba? It takes time. It takes effort. Diba? It takes experiences. Marami. Diba? Eh, kahit nga sa mga dating app, diba? Hindi naman na pagkakita, boom. Diba? Kayo na, mag-jowa na kayo. Nag-chat-chat lang kayo. Jowa na. Wala akong narinig na ganyan. I mean, dumaan kayo dun sa tamang proseso. Diba, dumaan kayo sa tamang proseso ng pagkakilala sa isa't isa, mahirap naman. O kaya naman, kung nagmamadali talaga kayo, pagdali nyo na lang ng biodata o ng biodata o kaya curriculum vitae, yung anong. O ganun, ganun na lang kasi hindi ho trabaho, diba, yung ano niyan. Nag-a-apply ang isang tao para sa puso ninyo, para makasama ninyo. Diba, you don't expect na, isang oras na pakikipag-date, kailangan na ipakilala mo na ang lahat. Sige, kung ako ang maniligaw sa'yo, papakilala ko mula lolo ko sa nanay, lolo ko sa tatay. Pagka nakabisado mo mamaya, sige, payag ako. O kung sino-sino, hanggang sa mga pamangking ko, ayan, sasabihin, diba, ang hirap naman kung ganun din kapiloso po yung maniligaw sa inyo. Kaya, diba? Takes time. Pero Bea, kasi kapag sa mga nililigawan ni Jack ngayon, syempre mga kasing edad niya na rin. Naku, yan yung mga gusto na rin mag-asawa kasi. Kaya parang bilisan na natin. Naintindihan din naman namin kayo, ladies. Simple lang naman po, Puy, di ba? Nagliligawan. Pag sinagot mo, pag hindi nag-work, edi mag-break kayo. Wala naman pag ganun lang kasimple yun, di ba? Anong kinakatakot nyo? Try lang ng try ng markada kasi life is short. Life is too short to be choosy. Okay. Yan. Pili ng pili. Baka mauwi sa? Sa? Bungi. May kasabihan na ganun. Pili ng pili. Baka mauwi. Baka mauwi sa bungi. Pero sa kaso ni Jack, hindi applicable yan. Oo. Hindi siya mapili. Kasi bungi na. Eto. Popoy, gusto ko lang sana bigyan daan. Alam mo naman na hindi kompleto ang ating araw pag walang entry mula kay Marvin. Na ang chika niya, alam mo, Jack, wala namang sikreto sa pagkakaroon ng jowa. Maging totoo ka lang kahit di ka gwapo, basta totoo ka sa sarili mo. At may tiwala ka sa sarili mo. Siguradong magkakagusto sa'yo. Ganyan yung diskarte ko. Totoo. Ang pinoproblema ko dati ay kung paano ididispatcha ang iba pag madami na sila. Ganun. Wow! Ganun ang style ko, Poy. Ganon ang tamang paraan, Popoy. Parang gusto ko muna mag-resign ng 1 week, ah. Marvin, ikaw na rito. Sabi ni Mary... Mary France, nag-joke pa. Seryo, basta huwag magbibitaw ng salita na sa dulo, kakainin mo din. Ito, dahil ikaw lang din ang nagpapahirap sa sarili mo pag ganon. Yung sinasabing ayaw na, give up na daw, wag na daw.
Ay nako, sabi ni Shinea Chan, Kuya, hindi ko alam kung malulungkot ako sa story mo, pero thankful pa rin kami na positive ka pa rin pagdating sa love life mo. At sana nga magkaroon ka na ng love life. At yun sana ang huwag mong lahatin ng mga babae based sa experience mo. And you know what? Pagka nagmahal ka, if you are really in love with that person, don't have any grudge on them. Kasi pagka nagmahal ka, pagkamahal mo, nire-respeto mo, at kikilalanin mo talaga yung babae. Just love them kahit walang kapalit. Yes, masakit, but pain is experience. Thank you, Shania Chan. Oh, ito na yung resulta ng poll natin na Popoy. 39% ang nagsabing yes, kailangan ng pera. 22% ang nagsabing hindi. At 39% din ang nagsabi na depende. Pero alam mo, ano pa man, kamarkada, kailangan may pera ka, maniligaw ka man o hindi. Kailangan mo ng pera. Uy, pati yung magpapaligaw ka, kahit kayong niligawan, dapat may dala kayong pera. Kailangan nyo ng pera in general. Hindi lang sa panliligaw. Ito ha, tatlo yung kapatid ko mga babae. So tatlo yan na may mga nanligaw sa kanila. Narinig ko ang mga conversation nila ng nanay ko. Diba, makikipag-date, ganyan, together with friends, ganyan, nood lang naman ng mga sine noon, kain sa labas, ganyan. Pero narinig ko, sabi, meron ba kayong pera? Meron ba kayong pocket money? Diba, pamasahe? 'Di ba? Meron ba kayong pang-abono sa ano nyo? Narinig ko na bakit daw kailangan pa noon may manlilibre naman daw. No. 'Di ba kailangan magdala kayo kahit kayo ang sinabihan na ililibre kayo. 'Di ba? You have to offer. You have to offer something, 'di ba? Oh, ito na, pamasahin natin or pwede namang you split the bill, 'di ba? Kung medyo sa pricey resto kayo napunta, yung mga ganyan, kailangan yung mga gugustuhin nyo ba na kumain kayo sa labas, marami, masarap, Bea. Tapos yung pamasahin nyo, akala nung manliligaw mo, sasagutin nyo, pauwi. Tapos wala kang kadaladalang pera. Gugustuhin mo yun? Diba ayaw mo? Kakahiya, hassle. Diba? Talagang di ka nagdala ng pera dahil sinabi ko, lilibre kita. Ako pala lahat. For emergency purposes, magdala naman kayo. Diba? True. At dahil dyan, Popoy, oras natin. 2:48 na pa sila. Mata na natin mga nagsipagana. For today's video, unahin na natin si Dan Caposion na gumanap bilang Jack. Kiling. Na-relate daw. Si Warly, Otep yan. Si Chana Palma, si Lance yan. Ako po, si Candice, DJ Bea. Celeste, DJ Bettina. Si Yawena, Jamie Rubio. At si Lia, Cindy Basena. At si Pudrakel, si Jack Kamat. Ang tumanggap po ng letter, nakipagbardagulan kay Jack. Ako po yon. At ang nag-edit si Joko Loco. Thank you so much. Yun. Kita nyo naman. Maraming salamat mga kapamilya. At syempre, lagi namin paalaala, mag-weekend na naman. Tambay tayo sa Spotify. Ayan. Tambay tayo ulit. Magbalik tanaw sa mga Facebook Live natin. Ayun. Diba? Kaya naman na mag-subscribe. I-follow nyo po kami sa Spotify, Facebook, YouTube, sa Dear MOR fanpage. Kung may oras kayo, siguro i-ano nyo na rin, no? Pakidagdag nyo nga sa IG. At MOR. Ano nga ulit yung pangalan ko doon, Bea? Ano ba? IG ko. Yung ano nga ba? Nakalimutan ko eh. Matagal ko hindi ginagamit eh. Teka, tagal ang na, IG ng MOR kagabi lang. And yung follow nyo, MOR Entertainment PH. Ayan. At yung sa akin, Miss Bea 19, follow niya ako sa IG, sa Twitter, Miss Bea 19. Yun. O sa akin, sa Instagram pala, MOR1019 Popoy. Salamat, Sir Makoy. Ano, sa pagpapadag. Ayun. Magaling. Ayun. At MOR1019 Popoy. Ayan. 10 minutes before 3 p.m., 100 days to go before Christmas, mga kaborkada. Sana po'y Paskong-Pasko ang inyong damdamin sa ating paghihiwalay muna pansamantala this week. Next week, ulitin po natin ito. Okay, nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.